kukumustahin ko lang si Trixie. Diba Trixie, ano, magkaedad kayo ni Rachel? Ano? Mas matanda lang pa ako ng 4 na buwan. Buwan lang. Tapos, isa kayo, magkaklase kayo. So, nung ano ba kabataan ninyo, magkaano ba kayo maglumaki? Magkasabay kayong lumaki ni Rachel? Opo. Kapag ano po, kapag may time po, na times po na ang pwedeng pumunta nun, pumunta po kami sa Gabon. Kadalasan po, doon po kami palagi. Start po nung bata ako. Doon po ako, ano, nag-daycare. Nag-alis lang po kami nung kinder na ako doon. Naglipat po kami sa may place po ng papa ko. Doon na po ako nag-aral ng elementary, ng kinder elementary. Tapos, yun po, padalaw-dalaw na lang po kami kila Rachel sa Gabon. Tapos hanggang mag high school po kami, nadalaw pa rin po kami, alis kadalasan po. As nung nag-senior high na po kami, dun po kami nagkasama talaga araw-araw. Kasi po si Rachel nga po start po nung, na, ano po, nung nawala si tita, sabay na po siya nagtira. Tapos si mama na po yung nagpaaral sa kanya, tapos naging magkaklase po kami. Ito na yung parang ilang, ito na yun hanggang ngayon. Oo. So, Trixie, ano, kasi syempre, ikaw yung mas nakakakilala kay Rachel. So, sa darating na kaarawan ni Rachel, bookingan tayo. Joke. Ayan. Ano ba si Rachel nung kabataan, nung kayo ay sabay lumaki? Ano po siya? Mabait po siya talaga. Tapos, ano po ng shy type. Mayayain po talaga siya lalo na po sa maraming tao. Parang dahil po sa criticism po talaga sa mga panlalaay po sa amin, sa mga pambubuli po noon, nung kabataan niyo. Bakit kaya binubuli? Ayun, pangit daw po. Ha? Ay, ganda-ganda niyo kaya. Oh. Dugyat daw po kami ganun. Tapos wala daw po kami mararating. Yun ang sinasabi ng ibang tao sa inyo. Tsaka po may times din po dati na ano, kapag nakikinood po kami ng TV dati. Wala po kami TV dati, tapos Korean. Oo. Ano lang po, ano po, kandila, tapos yung ginagawa po ng yung pang-ilaw, lampara o yung gaas. Opo. Yun lang po yung ginagawa namin pang-ilaw. Tapos ang ano po namin, gatong lang po kami. Pangluto. Tapos, yun po, may times po na nanonood kami ng TV. Tapos pagsasaraduhan kami. Sa kapitbahay. Ganun. Kaya po, ang ginagawa na lang po namin, nalaro na lang po kami. Oo. So, ranas niyo talaga yung hirap. Oo po. So, yung pong malakad ka po galing sa school. Kasi po, wala po talaga yung pera. Walang sapatos, walang chinelas. Chinelas po, meron po. Kaso, sapatos po, ano, mayroon pong yung mga kamag-anak po namin, yung mga luma ilang sapatos, binibigay sa inyo. Para mga gamit na gamit na po sapatos. Bago. Parang hindi na nila gamit sa inyo. Kasi na ano, pupunta. So, ramdam nyo talaga kung gaano kahirap ang buhay. So, mara po, may times po na sila Rachel din po ay, ano po, na naghihirap din po kami, kaso po si Papa po, ginagawa niya po ng parang para makakain po kami. Siyempre po, start po nung nawala po talaga si Tita. Doon na po talaga naranasan namin yung sobrang hirap ng buhay. Parang pinag-anuhan po talaga kami na wala na pong makain. Naranasan niyo din yung gano'n na wala? Sila Rachel nga po kapag madaling araw, si Rachel po nasa amin. Tapos yung kapatid mo po, na-chat po na tita, wala na po kami pagkain. Hindi pa po kami nakain sa nila kanina umaga. Oo. Ang ginagawa po nila para ma-exam po yung gutom nila, yung mga panamin po sa ibaba ng bahay nila. Oo. Yung mga pako, mga gano'n, kabi. Sagi. Yun ang pangtawid gutom. Sabi po namin, kapag ano, kapag wala na pong bigas or grocery po doon, magsabi po sa amin. Para po, kahit madaling araw po na napunta po talaga kami doon para po mabigyan sila ng pagkain. Oo. So kayo yung first talaga na tao na hinihingian nila ng tulong. Opo, kahit no? Po, walang-wala po kami ng, basta po may makain lang po talaga kami. Mabigyan po talaga. Basta hindi po mababayaan yung side po yung talaga. Kailangan po namin magsumikap talaga. Oh. So yung mga sa nagsasabi sa inyo na dugyot kayo ngayon, ayan, kitang-kita na sa inyo ngayon ang transformation. No? Naman din. Oo. So
nagkamali sila, no? Nagkamali sila na sabihin sa inyo yun. Kasi syempre, ayan ang ganda-ganda ng ganda-ganda ninyo. Isa ko sa mga makabigay patunay, no? Na maganda talaga si Trixie at saka si Rachel. So, siguro... Sa'yo, super ganda yan. Oo. siguro yung nagsabi ng dugyot ka kayo, eh baka nag-aabang na din yung namang ligaw sa inyo. Meron po. Meron? Opo. Oh. Ano po? Sinabihan po talaga. Binuli-buli po tapos yung isang alipan. Oo. Oh, tapos ngay- start po nang nag-ano po kami, nag-senior high po. Parang nag-ano po dahil po sa Kalinga. Dahil sa Kalinga. Opo, parang naging maayos po yung talaga yung buhay ninyo ngayon. Yung sarili po namin. No, na parang na ano na din, na improve na din kayo, no? Yung buhay nyo ngayon, Trixie, inasahan mo ba to na mangyayari ito sa inyo or sa panaginip? Sa dasal po. Sa dasal. Nagdarasal ka na mabago din ang buhay ninyo. Sa dasal po. Lalo na po si mama. Ano po nang dati po kasi hanggang ngayon naman inaatake po siya ng sakit niya. Ah, may sakit si mama mo. Acidic po. Talagang ngayon po naglala. Konting ano lang po ng sakit niya. Masakit na siya. Nasusobra na po pa, parang kaya. Ayun yung dahilan na nagkukulap si mama mo. Opo, ano? Buwan-buwan po siya dati na sa ospital. Talagang kilala na po siya sa probinsya. Oh. Dahil po din. Tapos yun na nga po. Sa ngayon po, thankful po talaga ako kasi hindi ko po ito in-expect na pati po ako mapapabahayan. Oh, oh. Talagang si mama po nagandasal gabi-gabi, nagang-iyak po yan. Sana one day daw po is makaahon kami sa hirap, makapagtapos kami para soon po ay maging maayos po yung pamumuhay namin. Pero ngayon po, ito po kami ngayon, maayos na po yung kalagayan namin dahil po sa Kalinga. Oh, oh. So, laking tulong talaga, no? Si Jello Mags, di ba, ang naka-scout sa inyo? So, noon, nung si Rachel pa lang ang na-scout, so, nag-ano ka ba na, nasabi mo ba sa sarili mo na sana kami din? Ay, hindi po. Hindi nasagi po sa isip mo. Sabi po namin, basta po maging maayos po talaga yung ano, para, kung baga po ay kami na lang po yung iisipin namin. Mm. Maging maayos lang po yung kalagayan talaga nila. Mm. Tapos, unexpected po na kami po dalawa sa amin. Kaya laking tulong yung mga ganito, no, na ganitong programa. Pero kilala mo na si Kalinga Prab at saka sila Kuya Val, yung Kalingap, naririnig mo na yon dati? Ano po, opo, sa radyo po si Kuya Val. Kilala mo na? Opo, sa radyo po, naririnig ko siya. Tapos, dun po sa barangay namin, may natulungan po sila. Parang, ano, nakita ko lang po na may ginawa pong bahay para sa ano, sa purok sa ispo at sa may tapat po ng kayasari namin sa baba. Mm-mm. So, ito Trixie, if ever na hindi kayo na-scout o hindi kayo natulungan, ano ang buhay nila Trixie ngayon at nila Rachel? Siguro po, dati pa rin ito. Hirap pa rin. Maka-continue pa rin ba sa pag-aaral si Trixie at saka si Rachel? Sabi po ni Mama, ano po kasi dapat po ito si Rachel. Papadala po siya sila sa Bisaya. Ah. Kasi po talagang hirap na po sa buhay. Sa Bisaya o sa Mindanao? Sa side po ng mama niya. Doon sa Mindanao? Sabi po, Bisaya. Ah, Bisaya, okay. Tapos, sabi po ni Mama, hindi daw po, hindi. Dito lang daw po sila, baka daw po umapahan daw po doon kasi hindi man po kilala yung mga tao doon. Talagang sabi ni Mama, siya daw po mapara kapag hindi kaya. So kahit na may sakit si Mama mo, inako niya na rin yung tagiging responsibilidad na siyempre wala siya. Ano nga po, ng, kahit po ng sakit ni si Mama, sabak po siya sa trabaho bilang ano. Parang naisip niya na rin na parang anak turing niya, anak na rin ang turing niya kina Rachel. Wala pong pinagkaiba sa amin. Kung ano pong meron ako, meron yung kapatid ko, meron din po sila. Oh. Kahit po gamit sa school, si mama po nagbili sa kanila. Oh. So, napakaano. Kaya ikaw na ano ka din, nabibless ka din. Opo, talaga. Ngayon po, hindi ko po na, ano, na grabe po yung blessings na nadating po sa buhay namin. Ito po mga nangyayari ito, first time na po yung ito. Oh, anong feeling? Yung lalo na po yung makasakay sa aeroplano. Oo, siyempre o. Oh. Makagala, no, sa ibang lugar. Opo, mga sabi ko po, sabi po namin na Rachel, pag po kami nakapagtapos, ma-explore po kami dito, ma-sakay po kami sa aeroplano. Mm-hmm.
Ito, naranasan namin makapunta saan, saan ka, kuya. Oo. Sa Malalag, malait. Sa Mindanao. Oh. No? Hindi, sa buong buhay mo, hindi mo naisip na makapunta ka ng Mindanao? Ano po? In or dream lang? Sa pangarap. Pero yung pangarap na yon ay... Hindi po namin in-expect na... Dumating. Maagang dadating. Oo. Sobra-sobra pong blessing ang natating. Talagang ang community po ng Rochelle ay hindi po nagsasawang sumuporta po sa amin. Kaya yan, no. So, Trixie, ano ang magiging mensahe mo kay Rachel ngayong, syempre, 18 years old na siya. Ano na kayo, di ba? At ano na talaga adulthood, no? Kasi 18 na ay, ano na tayo, legal age, kumbaga. Oh. Anong mas mensahe mo sa kanya? Ang masasabi ko lang po is kung ano po kami noon, sana po hindi magbago. Kung ano po siyang noon, sana po patuloy pa rin po niyang gawin yun, yung tumulong po sa iba. Tapos, maging mabait lang po siya palagi, humble. Maraming salamat, Trixie. So, invite mo sila, Trixie, sa iyong ano channel para mas lalo ka nilang suportahan. Please support po yung YouTube channel ko po. Malaking tulong po yun para sa akin, para sa pag-aaral ko po at sa family ko po. So, ayan po, maraming salamat kay Trixie. Pasuportahan po ang kanyang channel, no, si Tariray Vlogs. Ayan. So, maraming salamat, Trixie, at God bless sa inyo, at good luck, kaya mo yan, Adja. And thank you, God bless.